Naglilinis ako ngayon dito sa aking bakuran, tapos nakita ko itong ano na ito, itong Japanese kangkong na ito na maraming ano, marami na pwedeng makuha na gugulayin. Eh hindi ko naman ano, hindi ko naman 'to nauubos, kaya kukuhanin ko na lang tapos ibibigay ko sa aming kapitbahay. Nagugulay din kasi sila nito eh. Tapos habang nagtatanggal ako ng mga ano, ng mga dito sa mga gulay-gulay na ito, nakita ko yung dun sa gilid-gilid, may mga bulaklak na rin pala. Ang ganda ng mga bulaklak nito, guys. Nakakatuwa, kulay pink pa to. Tapos kung minsan na ano, sabay-sabay sila bumubulaklak. Ang ganda-ganda tingnan sa dami nila, ang ganda tingnan pag bumubulaklak sila ng sabay-sabay. Tsaka guys, ang tataba pala nito. Kasi pala alagang-alaga ko kasi ito eh. Lagi ko sila dinadamuhan. Tapos yung mga gilid-gilid niyan nila, tinatanggalan ko ng mga ano, yung mga nalalagyan ng mga putik-putik. Kasi minsan kasi sa sobrang tagal ng ulan o lakas ng ulan, nagkakaroon sila ng mga putik-putik, namatay sila. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggalan ko sila ng mga putik na nalalagay sa kanila. Tsaka para na rin maganda din siya tingnan. Tapos ayan yung aloe vera ko, ang ganda na rin naman pala. Nung nakaraang buwan, namamatay na yan eh. Tapos inayos ko lang ulit yung pagtanim ng mga ano niya, yung mga bagong tubo. Ayan guys, ang tataba ng mga ano nila, tangkay. Ang tataba ng tangkay nila. Tapos ano pala to guys, yung medyo madulas, tapos wala din siyang lasa, basta masarap siya. Ang ginagawa ko dito, nilalagay ko sa kangkong, yung kangkong na gulay, yung hinahalo-halo ko. Basta yung pinaghalo-halo ko yung gulay, tapos yan. Tapos isa ko pang ginagawa niyan guys, nilalagay ko rin yan sa ano, nilalagay ko sa pancit canton or noodles, masarap siya. Pancit canton masarap siya guys, ilagay. Tapos pag nilalagay siya sa pancit canton, yung kung paano mo lutuin yung pancit canton, yung pagpaluto na siya, yun lang yung ginagawa ko. Minsan nilalagay ko yan sa noodles. Tapos pag inilagay ko siya sa noodles, masarap din naman siya. Yung ano, hindi ko lang na-try yung mga sasabawan mo kung pwede yan siya o kung masarap siya. Basta ang ginagawa ko talaga dyan, pancit canton, tapos yung kangkong, hinahalo-halo ko siya. Masarap, tapos gigisahin. Yung parang adobo, masarap naman siya guys pag ganyang ginagawa. Tapos ayan, nakakatuwa lang kasi dito. Ang lalaki ng tangkay niya talaga. Tapos ang dali niyang lutuin guys. Yung parang pwede nga siya yung ano, pagkakulo, patayin mo na agad. Kasi dyan yung ano, yan yung parang medyo ano pa siya, yung half cook. Basta yung hindi siya yung tipong lutong-luto, hindi naman siya yung lata. Yung sakto lang na ano, naluto niya. Ayan guys, ang lalaki talaga, nakakatuwa. Hindi ko talaga dapat siya kukuhaan ngayon. Kaso nga lang nanginayang din ako. Dahil pwede na siyang kuhanan. Tapos para sabi ko, mas dumami siya. Ganyang ginagawa ko. Ayan guys, ang dami kong nakuha. Ayan, maya ibibigay ko na yan sa aming kapitbahay. Kasi mahilig din yan sila maglagay niyan sa gulay. Ayan, ang dami. Natutuwa talaga ako pag ganyang nakikita ko sa aking mga tanim. Ayan. Marami ako niyan dyan mga tanim, guys. Yun lang po. Bye-bye. Salamat po sa panunood. Sa uulitin.